Janine willing makatrabaho si Kim Chu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Pinalaga ng talent management ni Janine Gutierrez ang pinalulutang na isyo ng ibang tao. Nakinakausap di umano ng dalaga ang ilan sa production staff ng ASAP natin to para huwag silang pagsabayin ni Kim Chu sa stage. Ayon kay Leah Dominguez na manager ni Janine, ang handler ng dalaga na si Rilanyada ang nakikipag-usap sa mga taga-ASAP natin to at never silang nagsabi na huwag isasalang ang kanilang talent kasabay ni Kim. Mas madalas na hosting ang ginagawa ni Janine para sa Sunday Musical Variety Show ng EBS-CBN. At kung sakaling ia-assign daw ang dalaga para mag-interview kay Kim ay wala raw problema sa kampo nila. Wala siyang problem to work with anyone sa any project or production number kasi she is professional. Wala siyang problem with Kim. Kung ia-assign siya ng mag-interview kay Kim since puro hosting nga ang ginagawa ni Janine sa show, no problem. Pwedeng-pwede, pahayag pa ni Leo. Nininaw din ni Leo na kahit tanungin pa ang mga bossings ng ASAP natin to, no, ay wala silang ganong request. Hindi talaga. Saka si Janine, hinahayaan niya na ako si Ray ang makipag-usap sa mga staff. Kung kilala niyo si Janine, never niyang gagawin ang ganon, pahayag pa ni Leo. Umaasa ang talent management team ni Janine na matitigil na ang isyong ito. So ayun, mismo ang manager ni Janine ang nagsalita. Kaya dapat malinaw na, yun na. Habang sa kabilang banda naman, handa si Janine Gutierrez na kumuha ng higit pang mga proyekto para sa mga global audience. Ang gustong gawin ni Janine Gutierrez, lalo na ngayong nag-renew siya kamakailan na kanyang management contract sa EBS-CBN, ay patuloy na makibahagi sa mga proyektong very Filipino ang content pero may global appeal. That's why I choose to stay as kapamilya also. Napaka-global ang vision ng EBS-CBN habang ang aming mga palabas ay nagtatampok ng mga isyong napaka-Pilipino. Ang mga tao sa labas ng ating bansa ay nakakaakit din ng mga ito. This is my plan, to be part of project that will be exposed to foreign audiences, just like Dirty Linen, she pointed out. And syempre, natampok din si Najan Arcila at Sanjo Marodo. Ay nanalo ng Silver Award sa pinakamahusay na Asian drama para sa isang kategorya ng Mercado sa 2023 Content Asia Awards. Ito ay kasalukuyang streaming sa Prime Video. Inamin ni Janine na hindi pa niya nasusubukang aktibong mag-audition para sa mga papel sa mga international na proyekto. Tulad ng kanyang mga kasamahan na sina Lovey Po, Iniego Pascual, Ruby Ruiz at Dolly De Leon. Halimbawa, hindi ko lang naiisip. Mas gusto ko yung mga projects na ginagawa namin dito na pinapadala din namin abroad. Pero syempre, if something comes up, I'm game for anything, she told the Inquirer Entertainment. Ang mga taga-subaybay ng Dirty Linen ay nagpahayag ng kanilang mga pananaw sa kung paano ang serye. Sinabi ni Janine na hindi siya maaaring maging mas kontento sa pagtatapos, pati na rin. Ito ay talagang kwento ng hustisya. I'm happy with the ending, even to what happened to Aidan and Mela. Nagustuhan ko kasi it was actually sort of poetic, she explained. I'm thankful to EBS-CBN for allowing me to be part of the show. May mga sandali sa halos isang taon na nagsushooting kami ng serye. Nang mamangha pa rin ako, nabahagi ako nito. Kapamilya forever. Sinabi ni Janine na pagkatapos niyang gawin ang Dirty Linen at ang pelikulang Sleep With Me kasama si Lovey Po, currently streaming on Netflix, handa na siyang kumuha muli ng kahit ano. I feel like my EBS-CBN bosses would know better than what I can imagine for myself. I never thought I'd be able to play the kind of role I did in Dirty Linen. Now I have full faith in them that they know what's best for me, she said, patuloy pa ni Janine. Every day that I go to work, I feel excited. Natutuwa ako mapatuloy sa pag-arte. Basahin ang bagong batch ng mga script, makipag-usap sa aking mga direktor at mga miyembro ng creative team. Ang Dirty Linen ay talagang nakakatuwang karanasan. Napaka-full din sa pakiramdam na mabatid ang reaksyon ng mga nakapanood nito. Hindi lang dito, maging sa ibang bansa. Sila ay namuhunan na dito sa emosyon. At sa kabilang banda, shooting ng Francis na urong uli. Hindi maikakailang sobrang excited na ang Francis fans sa pagsisimula ng shooting ng My Future You, movie ni na Francine Diaz at Seth Fidelin.
Noong una, dapat ay April 3 ang first shooting day ni Nash Pansin at Seth. Pero naging April 17 iyon dahil may mga dapat pang ayusin. Nang tanungin naman namin ang co-manager nilang si John Ling kung tuloy-tuloy na ba ang shooting ng kanyang mga alaga, sinabi niya na mukhang sa April 23 pa ang start. In fairness naman kasi sa Regal Entertainment na producer ng pelikula, pinagaganda pa raw nila ang script ng Frances movie. Gusto rin daw ng producer na si Mr. Cel Monteverde na ayos na ang lahat bago sila mag-start. Pero ang maganda nga, hindi pa man nagsisimula ang Frances movie ay sobrang maugong na iyon. Sabi nga ng ilang fan na nagme-message sa amin, they will do everything to help sa pag-promote ng pelikula para maging blockbuster iyon, bongga. At sa kabilang balita naman, JC wish makatrabaho si Ate V kahit dadaan lang ako sa likod niya. Ultimate Dream ni Jessie Mendiola ang makasama sa isang pelikula ang kanyang mother-in-law na si Vilma Santos. Iyan ang isa sa mga revelasyon ng aktres at celebrity mom nang mag-guest siya sa nakaraang episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Natanong kasi siya ni Tito Boy kung ano ang magpababalik sa kanya sa muling pagsabak sa aktingan. The right opportunity, any actually Tito Boy. Sabi ng premiadong TV host, posibleng makasama ni Jessie sa isang acting project ang biyanan niyang si Ate V kapag nagbalik showbiz na siya. Yun nga eh, talagang dream ko yun. Sabi ko nga kay Momski, Momski, kahit dadaan lang po ako sa likod ninyo, gagawin ko po talaga. Kahit pabalik-balik lang po ako, gagawin ko talaga. Natatawang biro ng wifey ni Luis Manzano. In fact, hindi pa raw sila nagiging magjowa ni Luis ay pangarap na talaga niyang makatrabaho ang star for all seasons. Kasi dream ko rin talaga siyang makatrabaho, kahit noon pa. Kahit nung hindi pa kami ni Luis actually. So sabi ko, sana may tamang opportunity din na mangyari yon. Aniya pa. Nabanggit din ni JC na hindi lang sa larangan ng pag-arte siya humahanga kay Ate V, kundi sa pagiging public servant nito. Personal daw niyang nasaksihan ang kasipagan at dedikasyon nito sa paglilingkod sa mga taga Batangas. But at this point, now that I am married to him, Luis, and also I've been with sina Momski, sina Tito Rap, and mas lalo na noong pandemic, I've seen kung paano yung public service nila. At isa lang ang masasabi ko talaga, grabe talaga yung public servants natin, say pa ni JC. Kung sakali raw na magdesisyon si Luis na sumabak sa politika, ay 100% niyang susuportahan ang asawa. Dalawang beses ikinasal si Luis at JC. Una sa isang intimate civil ceremony noong 2021 at isang intimate wedding sa Palawan, pinayayaan sila ng isang anak.